Soldad ang inaabangan. Sabong, ganon ba kinagigiliwan? Sabong! Sabong! Alamin ang latest update sa mundo ng sabong. Kasama si... Karex Cayano! Alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa DZME 1530. Ating makakausap na sa linya ng ating komunikasyon via Zoom si Idol Honey Yu ng Honey Yu 88 Game Pharma. Idol Honey, magandang hapon. Magandang hapon po sa ating mga kasabong. Apo, at magandang hapon po bayang sabongero sa ating mga nakikinig. Ang ating guest host ngayong araw, ang ating sabi nga ho eh, kinikilala at bata pa ako, naririnig ko na sa mga San Manhon Sulok ho ng Rueda, si Idol Honey Yu. At tanong ho ng ating mga bayang sabongero, eh paano ho may isa sa larawan yung pagiging community ng isang magsasabong? Yung pong ating mga kasamahang magsasabong, alam po lahat naman yan, mula karamihan eh, katulad ko rin na mula sa kabataan pa ay mahilig na sa mga manok. Mm-hmm. So, at yung ating bayan, itong ating bansang Pilipinas, eh, halos alam naman natin na ang buong bansa, eh, talagang karamihan ng ating mga kababayan ay napakahilig sa ating libangan na pagsasabong. Mm-hmm. Sa katunayan nga po, lahat ng munisipyo o lahat mm-hmm. ng syudad dito sa ating bansa ay halos lahat ay mayroong kanya-kanyang sabungan. Apo, Boss Honey, paano ho kayo napunta sa linya ho ng pagmamanok? Gayon kayo ho, eh, tama ho ba mechanical engineer? Opo, ako po ay mechanical engineer by profession. Mm-hmm. Pero tayo po kasi mula pagkabata ay nahilig na sa pagmamanok. Mm-hmm. Ayan po yung natutunan ko sa aking lolo. Mm-hmm. Ako po'y tubong Marinduque sa Marinduque. Apa? Magpog Marinduque, diyan po kasi ako lumaki mm-hmm. Kasama ng aking lolo na isa rin magsasabong. Mm-hmm. At dahil alam mo naman ang mga lolo, laging ini-spoil ang mga apo. So tuwing bakasyon, mm-hmm. Walang klase, nandun. Bantay sa farm. Pinapayagan niyang, hindi, actually ilalang pirasong tinali lang po nasa loob, nasa bakuran, tapos nakapasok sa loob ng bahay pagka sa gabi, tinatago. Mm. So, kumisan, pinakikialaman namin, uso sa dati sa probinsya, yung dadalhin namin yung mga manok, tapos eh, pag nakakita kami ng mga manok na pagalagala, inuulot na namin, hinagisa namin, yun ang aming buhay, doon kami na doon talaga na buhay yung hilig sa pagmamanok. Apo, at sa panahon ho ngayon ng pandemic, kumbaga, kamusta ang inyong Honey 88 Game Farm? Kumbaga, paano nyo ho na isusurvive yung gastos, kumbaga, yung pag-maintain sa inyong, ilang ano po ba, sukat ho ng cord area ho ng inyong game farm ho dyan? Sa Lokban ho ba yan? Lokban, Quezon? Opo, Lokban, Quezon po ang ating farm, ang farm location. Mm-hmm. So, ang ating cord area po is around mga 6 na hektarya. Mm-hmm. Tapos bukod po yung ating range area na mga ganun din kalaki, mga 6 hectares din po. Mm-hmm. So, nagme-maintain po tayo ng mga 12 hectares apa na manukan. Mm-hmm. Medyo so far okay naman po dahil may mga yung ating mga breeding po naman eh karamihan eh ginagamit din ang kasamahan natin ng mga magsasabong na naglalaban sa iba't ibang bayan. Apa. At ganoon din po dito sa atin sa Pitmaster. Mm-hmm. Marami rin po tayong mga kasamahan na gumagamit ng ating mga manok. Apo, at napakalaking tulong ng WPC sa mga commercial breeder lalo na ho sa inyong game farm ho. At kamusta ho, kumbaga, kinakaya ba ng inyong sabi nga ho ng production ng inyong game farm ngayong kumbaga 24/7 ho kasi yung online na sabong sa inyong game farm, kamusta po? Hindi ho ba kayo nagkukulang? Medyo okay naman po kasi naka ano naman po, kwentada naman po. Kaya lang, di siyempre po pagka yung medyo konti na yung ating stock at kailangan din natin maglaban. Mm-hmm. So nililimitahan po natin yung pagbibigay natin doon sa mga kaibigan natin na gusto gumamit natin ng manok panabong. Mm-hmm.
hindi naman po tayo makapagdagdag na ng sobrang dami kasi kumailangan po ulit tayo ng panibagong area na paglalagyan ng manok para ma-accommodate kung i-accommodate natin lahat yung mga nangangailangan ng ating manok panabong. Apo. At ilan taon na po inabot yun para maging stable, kumbaga maging matatag ang inyong negosyo bilang pagmamanuko? Actually, ano na po, since 1999 po itong ating farm na itinayo. So, ngayon po, 22 years na tayo. And okay naman po, patuloy naman po at nagpapasalamat ako doon sa mga lahat ng mga nagtitiwala na sa ating mga manok, patuloy na tumatangkilik ng ating mga manok panabong. Apo. Na alam po naman, nasisihan sila kasi ang patakaran po natin sa farm is siyempre, yung mga buyer, sila muna ang naunang bumili. Kaya sabi nga eh, you pick the best, I'll pipe the rest. Apo, at Idol, bali, ano-ano ho yung mga problema na pangkaraniwang kinaharap po, lalo na ho dun sa mga nag-uumpisa pa lang, dun ho sa mga small breeders? Well, yan naman po kasi yung mga sa small breeders natin, sa mga kaibigan natin nag-uumpisa, ang like ko pong ipinapayas sa kanila ay mag-umpisa sila sa tamang pundasyon ng mga manok panabong. Pumili sila. Dapat alam nila kung ano yung mga fighting style na gusto nila. Para yung tapos tingnan nila yung mga kaya ngayon kasi makikita naman nila kung paano ang away ng mga manok ng mga breeders. Dahil meron tayong online na sa ano. So, kung sino yung gusto nila ang fighting style ng mga manok o kung anong klaseng manok yung kanilang tipo na away, eh, dun sila kumuha ng maayos na materyales at huwag sila manghinayang doon sa gastos. Medyo konting gastusin sa materyales kasi pagka po nag-breed tayo nang sabihin natin na eh doon na lang ako sa class B o class C para mura, eh huwag po nating asahang maglalabas yan ng produkto ng class ng, A. Super. Dahil alam naman natin, yung pong materials na class A, kuminsan naglalabas ng class B o class C. Pero kung nag-materials po tayo ng class C, huwag po tayong maghangad ng mas magandang manok. Tama po. At Idol, minsan napapanood kita at iba yung aura mo, kumbaga yung pagiging brusko astig mo kapag itim na manok yung hawak mo sa ruwenda. Eh. Kumbaga naging trademark mo yata yun. Opo. Kasi ano po yan na hilig ko po kasi talaga yan at actually yan po ay nagmula ang pinagmamalaki po natin dyan kasi na-develop natin yan sa ating sarili sariling linyada. Actually pinagmulan po niya na yung Boston Roundhead ni Manong Lance de la Torre. Si Idol si Idol po yung ating talagang legend na breeder dito sa atin sa Pilipinas. Lumabas po sa akin yung brush back at tuwan-tuwa po ako sa kanya dahil gusto ko yung fighting style niya. Napaka magaling siya, malakas pumalo. And ang advantage po niya kasi is dahil madalang ang manok na ganyang kulay, normally ginigirian siya sa laban. Kaya lang, yung na lumabas po yan sa akin, yung nung nag-umpisa po mag-throwback yan, medyo mababa. Kaya po, nung dahil sa tuwan-tuwa ko, gustong-gusto ko naman, kahit mababa, tinawagan ko yung ating idol, ang atang pinagmulan, si Manong Lance, at humingi ako ng payo sa kanya. Sabi ko, Manong, Lance, kailangan ko tulong mo. Sabi niya, sige, anytime, sabi mo lang. Sabi ko, hindi kinuwento ko, naglabas ng throwback, kaya lang, pandak. Gusto ko sanang, tinatanong ko sa kanya kung paano ma-improve, kasi gustong-gusto ko yung manok. Ang payo sa akin ni Manong Lance, sabi niya sa akin, napakarami nang nagtanong sa akin itong tanong na to. Ito ang pinakamagandang ipapayo ko sa iyo, ani. Sabi sa akin ganun. Eh, ano po yun, para magawa ko na agad at
ma-improve ko yung ating mga manok. Mm-hmm. Ang payo sa akin ni Manong Lance, marami na sumubok niyan at lahat ay nabigo. Kaya papayo ko sa iyo, itigilan mo niyan. Okay. Pero medyo nakakatuwa dahil alam ko naman tapat si Manong Lance lagi sa kanyang mga sinasabi. And, mm-hmm. Dahil lang siguro sa kagustuhan ko talaga doon sa manok, eh, sinyaga ko siyang i-breed kahit na medyo mababa. Tapos, sinaga kong utay-utay na namimili ako na medyo na, nag-i-improve ang sukat, mm-hmm. ganyan. After 7 years naman, kahit pa paano, yan, na-produce ko na yung gusto ko na talagang maganda sukat na tama-tama sa panlaban natin dito sa atin. Tama, kumbaga yung naging signature ng honey yung 888 game park. Yun na nga po ang pinakang kilala sa ating manok ngayon na ginagawa. Nako, napakaraming mga text dito. Siguro hindi ko na kayang isa-isahin. Ito, sabi lang ho ng taga Quezon Province, Carex, idol yan. At napakarami ng champion na natanggap niya, kumbaga nakuha niya ni Idol Honey yung boss, dun ho sa mga nakikinig sa atin ng mga bagong backyard breeder na humahanga sa inyo, paano ho pupuntahan at bibisitahin ang inyong game farm? Open lang naman po ako at yung cellphone ko naman is open para sa lahat. Mm-hmm. Binibigay ko naman yan kahit sa Facebook, makikita nila. Nandiyan naman ako lagi sa Facebook o sa Messenger, pwede nila ako message mm-hmm. or Viber. Nagre-reply naman po ako basta meron akong time. Lalo na po ngayon na medyo pandemic at medyo limited ang paggalaw, mm-hmm. Medyo marami tayong oras sa pagsagot. So, nasasagot po naman natin lahat ng mga inquiries. Apa. And ang problema lang po, medyo mahirap ang shipping dahil gawa nitong pandemya. Mm-hmm. Pero nagagawa naman po ng paraan. Okay, Idol, hindi na ho namin ganong aabalahin. Siguro sa mga susunod na pagkakataon, magkakaroon ho kami ng farm visit at para mahabayo ho yung ating pag-uusap. Dito ho sa Sabong Owner. Baka meron kayong mensahe sa ating mga bayang sabongero, kumbaga libreng tip ng isang idol honey, o kumbaga makapulot ho sila kung paano sila mag-uumpisa. Yun po, sa pag-uumpisa po natin yung ating mga kaibigan mga magsasabong, huwag po tayong manghinayayang bumili ng maayos na materyales dahil diyan po tayo magkakaroon ng maayos na manok panabong para nga po tayo hindi natatakot lumaban kahit sa anumang labanan. Tandaan po natin ang gastusin po natin sa maayos na manok at sa mga mumurahing manok pareho lang. Pareho lang po ang gagastusin natin sa class A, sa class B, or class C na manok. So doon na po tayo sa class A para ang magiging produce po natin pwede natin ilaban kahit anong klaseng labanan. Okay, at kami nagpapasalamat Idol Honey ng Honey 888 Game Farm. At mabuhay ka, Idol, at laging nakasubaybay ang ating bayang sabongeron, ang Sabong On Air, lalo na sa inyong mga laban dyan sa WPC, yung mga talpakero. Abay, patuloy na sumusubaybay sa iyo, Idol. Ang tinaabangan. Sabong. Ganon ba kinagigiliwa? Sabong. Sabong. Alamin ang latest update sa mundo ng sabong. Kasama si Carex Cayano. Alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa EZME 1530. Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts Uni Digital AM Power Stereo Transmitter, ito ang DZME 1530. Numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alit, musika at public service. DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Carex Cayanong sa Target On Air.